So hindi sa gabi na. May bibisitahin lang ako dito sa Adyongan ngayon yung mga kasama ko dati sa pageant. Kasi dati guys, sumali ako ng Mr. Romblon dito. So, sa kabilang isla. So andito pa lang tayo sa simbahan. Ayun, simbahan nila dito sa Adyongan. Ang ganda. Ito naman yung DPWH office nila. Tapos ito naman yung plaza. Dilim. So mahigit nagpas isang taon na rin ako dito mula nung pumunta ako dito sa Adyongan. Kasi medyo malayo ito sa amin eh. Ngayon lang kami may time na nakapunta dito. Ganda dito sa may plaza nila. Sobrang liwanag kapag gabi. Mamaya pupunta tayo dyan. Pero ngayon, bibisa tayo muna natin yung mga kailangan ko dito. So sila, mga Tagano talaga sila. Yung iba, taga ibang lugar. Taga sa amin din yung iba. So malapit na ako guys. Update ko na lang kayo mamaya pag nandun na ako. Peace. So yun, malapit na tayo. Banda lang yung banda. Wala masyadong tao ngayon. Hi. Hey. Oi. So yun guys, katapos ko lang dun sa may ka-close ko na taga dito sa Adyongan. So ayun, magkaano kami, mahabang kwentuhan. So yung ano pala, yung kwento pala ng yung mga ka-close ko dito. Is yung mula nung sumali ako dito nung sa Romblon, yung pageant siya na may lalaki tsaka babae na mga contestant is isa ko sa mga pinili nila dito noon na kinuha nila para lang talaga sumali sa ganong event. Tapos yung isa doon one time kinontak ako na nga daw medyo mahirap pa yung time na yun na para sa akin kasi nga yung time na yun doon kami sa Manila is halos wala pa akong isang araw doon. Nag-chat siya na kailangan ko daw pumunta ng Romblon doon sa Capitol kasi doon yung event. Tapos ako wala akong syempre wala akong pera, wala akong trabaho noon. Rin ako sabi ko baka alanganin ako. Tapos nagsabi kaagad siya na may pamasahin na daw naka-ready na. Tapos pupunta na lang alis na lang talaga kami. Tapos yung kasama ko daw nag-aantay na agad sa akin. Hindi ko naman siya kakilala. Tapos medyo nagdadalawang isip pa rin ako. Tapos inisip ko na lang na okay naman pala yung kasi yung time na yun. Natapos na rin kami nang mag-asikaso ng mga papeles namin. Basta may kami na. May ginawa kami importante din sa Manila. Tapos yun. Nag-ano na nga kami. Nag-okay na nga ako. Tapos yung nung contact ko dito. Sila nga, ang taga-Adyongan na sabi ko, sasali na nga ako para baga hindi pa medyo nahiya rin ako sa kasi yung kasama ko ready na tapos ako hindi kasi kaming dalawa dapat yung partner na time na yon kaso nga lang parang anong nangyari nun iniba yung mga partner namin dapat kaming dalawa yung partner nun nung babae na naka-assign dapat para sa akin. Yung time na pinagpalit sa iba. Kaya medyo konting problema din sa nila sa may event na yun doon sa Capitol. Kasi nga hindi nasunod yung kung sino yung
ano talaga namin, yung partner ko talaga dapat. Kasi yun na yung dapat yung partner ko kasi pinalit pa sa iba. So okay lang naman yun sa akin, pero medyo unfair lang. So nandito pala tayo ngayon sa may Ojongan Park. Ayan, makita ko sa inyo. Ayan, sobrang liwanag pa rin kahit tapos na yung Pasko. Ayan, kita nyo naman kung gaano kaliwanag yan. Diba? So kung lang yung tao ngayon, kasi anong oras na? So uminom kasi kami doon guys, siyempre bihira lang naman ako uminom, occasional lang naman. Tapos siyempre tagal na rin kami din nagkikita ng mga kakilala ko dito na close ko. So ayun, mag 11 na, mag alas 12 na, 11:30:53. So dito nyo pala makikita yung pinaka tawag dito sign nung Ojongan. Ayan. So nakita nyo ngayon guys kung gaano kaliwanag dito at kaganda yung Ojongan. Ayan. Mabuti na. Ano lang yung tao. Ayan. Kukuha lang tayo ng thumbnail. So yun guys, pauwi na ako ngayon. Tapos na yung kwentur na din. Yan, kasi puro lang ako kwento. Hindi ako na masyado na to. So ayan. Simple lang naman yung plaza nila. Maganda lang dito, sobrang liwanag talaga. Yan. Diba? Kaya safe na safe dito. Oh, kitang-kita nyo naman, diba? Ako lang yung tao. Pero dito guys, medyo mahigpit pa rin sa kanila kasi kailangan mo talaga mag-mas. Ayan, ang ganda. Kasi kailangan mo dito mag-mas kasi may mahigpit pa rin sila sa mga protocol ngayon. Ganda dito sana. Pero mas maganda dito. Na tayo. Tapos na tayo mag-ano dito eh. Mag-ikot kanina. So yan, pinapakita ko yun lang yung magandang lugar dito sa Ojongan, sa bayan. So, and, tsaka yung signal dito guys, recommended ko lang na na gamitin nyo pag nandito ka sa Ojongan. Is yung smart kasi yung globe dito sobrang bagal talaga kasi walang signal. Kaya yun, konting tips lang para kung sakaling pumunta kayo dito. Kasi yung Ojongan guys, ito yung parang Manila ng Luzon. Ayan, pinaka sentro. Tapos maraming mga nightlife, mga pagkain, lahat nandito na. Pati mga ng gamit. So, nandito na tayo guys. Medyo madilim. Dilim sa bandaanan. Ayos lang natin yung camera. Ito yung ano nila, simbahan. Masyadong tao. Ito sa may ilaw. Update ko na lang kami maya-maya kapag malapit na ako sa tinutuluyan namin kasi doon pa doon sa bandang dulo eh. So yun, mamaya naman ulit guys, peace. So nandito na tayo ngayon. Nandito pa rin sila. So nandito na ako ngayon guys. Alas 12 na.
Ayan, katabing bahay. Mag-upload muna tayo dito. So yun guys, mag-edit muna ako. Mag-upload muna. Ilipat muna ako ng files dito sa cellphone ko. Galing camera. So yun guys, hanggang doon muna yung vlog sa araw na to. Kasi matulog yung mga tao kaya mahina na yung boses ko. So, see you in my next vlog nila. Peace!